kaligtasan mo sa Alerto 24. Nauwi po sa peligro ang ikangay racket na sana ay photoshoot. Kuha na ng litrato ng dalawang modelo. Sa halip kasi na trabaho, blackmail ang natanggap ng dalawang kaawaawang mga biktima. Kinunan sila ng litratong na nakahubad. Si John Consulta, naka-Alerto 24. Dahil mga kaibigang modelo ang nag-endorso, nagtiwala ang 26-anyos na si Trisha at 28 taong gulang na si Mika, din nila tuloy na pangalan sa imbitasyon para sa isang photoshoot ng isang umanoy international magazine sa Boracay na may bayad na $7,000 o 300,000 pesos. Lalabas daw ang mga litrato sa isang magazine sa Europa. 6 times na ganun nga yung kinikita niya. So sabi ko, okay, kasi doon naman ilalabas sa Europe eh. Sa loob ng halos 2 buwan, nag-video at photoshoot daw ang mga modelo sa pamamagitan ng Skype at Facebook para maka-qualify sa proyekto hanggang sa hiniling ng organizer na makunan sila ng nakahubad. Bagay na ginawa nila dahil ito rin daw ang ginawa ng mga nag-endorso sa kanila. Pero kinutuban daw si Trisha. Nung day na magkikita kami, hinihintay ko yung text niya. Wala siyang text, kinabahan na ako. So pagbukas ko ng Facebook ko, ng Skype, Instagram, lahat ng online accounts ko sa phone, wala na, as in nakalagay login na. Lahat na hack na niya. Mas ikinagulat nila nang malamang na-hack ang kanilang Facebook at ibang social media accounts. So nakalagay na parang pag nagsumbong ako, isa-send nila lahat ng photos sa family, friends, and relatives. Sana lang mahuli na siya at sana matigil na yung ganito dahil alam ko marami pa siyang mabibiktim ang iba. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, modus operandi raw ng grupo ang kumuha ng mga litrato at nude pictures para maibenta sa mga porn sites at magamit sa cyber sex operations. Itong mga bold pictures na nakukuha nila dito sa mga models na ito is binibenta hindi dito sa Pilipinas but sa ibang bansa. In extreme cases, mayroon pumunta dito na hindi material na bagay ang hinihingi. Gustong makipag-make love dito sa tao, makipag-date at makipag-eyeball dito sa ano mismo. Hinihikayat niya ng NBI ang iba pa mga posibleng naging biktima ng sindikato na magtungo dito sa kanilang tanggapan para maghain ng reklamo. Babala ng NBI sa ating mga internet users, iba yung pag-iingat sa ating gagamit ng social media sites para hindi maging biktima ng grupo. John Consulta, nakatutok, 24 oras.